Si Yahweh ang nag-iingat sa wala nang sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas ni ako. Ito ang patotoo ni David at ito rin ang aking patotoo mula nang itatag ang gawaing ito. Sa lahat na aking dinanas, sinasabi ko sa inyo, wala na akong bituka. It was removed in 1967. Wala na akong gallbladder. It was removed in 1987. Ang aking kanang braso, bakal na po ito. Sapagkat ito po ay nabali in 1997. Almost every 10 years. Then in 1998, nagkaroon po ko ng quadruple heart bypass. So I live on miracles. Each day for me is a miracle. Today is a miracle night for me. Your coming here is a miracle. Your palakpakan is a miracle. Yung sigawan is a miracle. Ang pakikinig nyo is another miracle. Life is full of miracles. And this is my prayer for all of you who came and those who are listening on DWX Radio. And I'm inviting all of you who were not able to come here. Kayong hindi nakarating dito sa Ambel City, huwag niyong sasabihin wala kayong pamasahe. Higit pa sa pamasahe ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Amen. All you have to do is decide. Decide to be with God. Lahat yan nasa ating decision. If you decide to come early, you can come early. Amen? If you decide to go home early, you can go home early. Nobody will prevent you. Amen ba? If you decide to become old right away, kahit 40 ka na, you will be old already. But if you decide to become young like me, 17 ako, 17 lang ang pakiramdam ko. Amen ba? Hallelujah. Purihin natin Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Now, so iyon po ang unang mensahe doon. No? In times of crisis, in times of great need, don't worry. Be happy. Lapitan niyo si Jesus. Huwag kayo lumapit sa kapitbahay. Huwag kayo lumapit sa 5-6. Huwag kayo lumapit sa inyong mayor. Huwag kayo lumapit sa inyong congressman. Huwag kayo lumapit sa inyong senador. Ang mga yan, pag-eleksyon, malapit sa atin. Pag nakapwesto na, nakikita niyo pa ba? Sa 2010, makikita niyo naman yan. Pero baka hindi sila lumapit sapagkat kandidato rin ako. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Nabasa ko kasi, pag inulit-ulit mong wini ka, mangyayari. Kaya inuulit-ulit ko yan eh. Amen ba? Ay hindi alam lang iba yan. Amen? Now, the second message is this. Di lumapit. Alam ng ni Mary kung sinong lalapitan eh. Kaya hindi siya kinabahan, hindi siya nabalisa. Diretso siyang lumapit sa Panginoong Jesus pag alam niya yun lang makabibigay ng lunas sa pangangailangan. Amen ba? When you are in need, you come to Jesus, He will supply all your needs according to His riches in heaven. Ayon sa Kanyang kayamanang natatago sa langit. Kayamanan ng Panginoon, natatago sa langit. Pero mawi-withdraw natin dito sa lupa. Ngayong gabi, magwe-withdraw tayo. Sino ang gusto magwe-withdraw? Pakinggan niyo kung paano kayo magwe-withdraw. Nakikinig kayo? Second message is, ang panalangin may pananalig at walang pag-aalinlangan na inilalapit kay Kristo ay hindi natatanggihan. Narinig niyo? Ang panalangin bunga ng pananalig at hindi nag-aalinlangan na inilalapit kay Jesus ay hindi natatanggihan. And this is what Mary did. A very short prayer, Mary told Jesus the need.
Hindi na kwininto ni Maria na wala na kaming mabili sa labas. Hindi na siya nagkwento ng ganon. Alam na kasi ni Jesus yun eh. Basta ang sinabi na lang niya, bagamat alam nila ang Panginoon, inulit ni Maria ang wika niya, wala na silang alak na ubos. Hindi ka ba maawa sa kanila? Hindi mo ba sasakluluhan? Mapapahiya itong mga ikinasal? Ayaw ng Panginoon ng mga taong sa kanya nananalig, ang mga taong sa kanya ay nagpaanyag-anyaya, ay mapahiya. Kaya pag inanyayahan niyo si Jesus na manahan sa inyong buhay, hindi kayo ipahihiya ng Panginoon. Amen.